Magandang umaga mga kaparokya. Yan ang simbahan ng San Antonio de Padua Parish na matatagpuan dito sa kabaan ng batasan San Mateo Road. At bago natin alamin ang kwento ng simbahan yan, ay pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang notification bell icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Mga kaparokya, ang gawi doon ay papunta sa San Mateo. At ang gawin naman dito ay papunta sa Batasan Pambansa o House of Representatives, papuntang Commonwealth. Again, ito ang simbahan ng San Antonio de Padua Parish. At tara, pasukin natin at alamin ang kwento ng simbahan yan. Church Visits number 46, Kaparokya TV. The San Antonio de Padua Parish. Bago natin simulan ang kwento, ating suportahan ang simbahan. Sumali tayo sa iba't ibang religious activities or organization tulad ng choir, altar server, mother butler, lay minister at marami pang iba. Atin ding respetuhin ang paniniwala ng ibang religious organization. At higit sa lahat, ating involve ang mga bata o ating mga anak sa loob ng simbahan. Ang simbahan ay matatagpuan sa kahabaan ng San Mateo Batasan Road, Barangay Batasan Hills, Lungsod Quezon, Philippines. Ito ay na-establish noong June 13, 2011, araw ng kamatayan ng patron saint ng nasabing simbahan. Ito ay dinedicate sa patron na si San Antonio de Padua o Fernando Martins de Bulhao sa tunay na buhay na ipinanganak sa bansang Lisbon, Portugal noong August 11, 1195. Siya ay isang Portuguese Catholic priest and friar sa ilalim ng Order of Franciscans kung saan siya din ay isang doktor at pantas o manunulat na isinunod sa pangalan ni Saint Anthony of Egypt. Si San Antonio de Padua ay galing sa mayamang pamilya na anak ng mag-asawang Vicente Martins de Bulhaus at Teresa Paez Taviera. Siya ay kilala sa galing sa pananalita o preaching kung saan sinasabing halos 30,000 people ang nagtitipon-tipon para lang makinig sa kanyang mga talinghaga. Isa sa milagrong ginawa niya ay nung magsalita siya sa isang lawa sa kadahilan ng walang nakikinig sa kanyang mga sinasabi, kung kaya't napagpasyahan niya na magsalita sa harap nito at di nagtagal, ay nagsisulputan ang mga isda na tila parang nakikinig sa kanyang mga salita. Sinasabing, siya ang isa sa pinakamabilis na na-canonize in church history sa loob lamang ng halos isang taon after his death noong May 30, 1232. At sa 35 taong gulang, siya ay namatay dahil sa sakit na ergotism, isang uri ng fungal infection sa Padua, Italy noong June 13, 1231. At dahil sa galing niya sa pananalita, isang milagro ang nangyari nang dahil tanging ang dila niya lang ang di nabulok nang siya'y mamatay. Si San Antonio o Fernando Martin sa tunay na buhay ay patron saint of recovery of lost item or object
o patrones ng mga nawawalang bagay na idiniklara ni Pope Pius XII as Doctor of the Church noong January 16, 1946. Ipinagdiriwang ang taunang kapistahan ng simbahan tuwing sasapit ang 13 ng buwan ng Hunyo o June 13. At ang kasalukuyang kura paroko o parish priest ay si Reverend Father Rodrigo Vasquez sa ilalim ng Vicariate of St. Peter at pamamahala ng Archdiocese of Novaliches, headed by Bishop Roberto Olgaa, punong arsobispo Jose Cardinal Advincula, at ang ating Santo Papa na si Pope Francis. Once again, the San Antonio de Padua Parish.